saluhan nyo na rin kami, ngayon sa masarap naming food trip today. Para makain na namin to kasi kanina pa namin hawak dahil mainit pa. Nako, walang iba kundi ang napakasarap at napakalinamnam na chicken inasal. Ang sarap! Let's have a look at that. Ayun o. Yung para makaraming luto, oh. 30 to 40 minutes nga raw, pinapaikot-ikot ito para lutong-luto at manuot ang lasa. Nako, mapapaikot nga rin ba tayo ng sarap niyan? Chef JR, marami ka na bang naluto dyan? Good morning! Thank you sa padala, Chef! Hi, ma'am! Thank you! A blessed morning, Ma'am Susie! Shaira! Mukhang nag-enjoy kayo dyan sa ating patawid dyan na chicken in asal, ha? And of course, yung sa mga kapuso natin na talaga namang hindi mapigilan yung cravings nila sa authentic chicken and asal, eh, sagot ko kayo dyan. Dahil nga yung food adventure natin, eh, dinala dito sa Quezon City kung saan malalaman natin kung ano ba talaga yung tinatawag na authentic bacolod inasal, di ba? O ito, nag-aasalang na tayo ng ibang mga manok dito. And syempre, sabi nga nila, 30 to 45 minutes to niluluto. So, medyo, kung ito, pasensyahan mga kapuso, kaya kailangan bigyan natin ng tamang attention ito. And of course, to give us more information doon sa paborito nating chicken and asal, e-explain sa atin yan ni Ma'am Michelle. A blessed morning, Ma'am Michelle. Hello po, Chef. Yan, pag sinabi po ba nating authentic chicken and asal, ano-ano po ba yung dapat components nito? Ayan, dapat ang components ng bacolod chicken and asal natin, eh, maasim, maalat, matamis, at may konting-konting kick ng anghang. Okay, so yun yung mga sinusunod yung flavor profiles, kumbaga, yes, dito sa restaurant niya, ma'am. Yes, sir. Okay, pag sinabi natin marinate ng asin, saan niyo po kinukuha yon? Sa kalamansi ba? Sa suka? Sa kalamansi, sir, and syempre sa suka na rin, coconut, okay, vinegar. So, yun yung isa sa mga sikreto po yan na nagpapasarap talaga doon sa authentic chicken in asal. Yes. Yung paggamit ng kalamansi and at saka vinegar. Ng vinegar. Eh, sabi mo, ma'am, alat, ano naman yung ginagamit nating pampaalat dito? Patis, usually po, patis yung ginagamit natin kapag pinapaalat natin yung bacolod. Okay. So, patis, kalamansi, for suka, tsaka, and suka para doon sa asim. Yes. Sabi mo, ma'am, may konting tamis. So, nilalagyan natin to ng kaunting asukal. Yes, konting-konting asukal lang. Alright, tapos, sinasabi mo pa kanina, may kick, kaunti lang, sakto lang. Yeah, saktong-sakto lang po. Hindi masyadong maanghang, pero mararamdaman mo yung anghang. I think yun yung isa sa mga sikreto kung bakit gustong-gusto nating Pinoy yung talagang lasa ng, yes, chicken in asal is because kompleto yung flavor profile. So, mm-hmm, meron kang maasim, maalat, matamis ng kaunti, tapos konting kick ng sili, no? Yes, konting-konting. Tapos dito, ma'am, sa restaurant niyo, gano'n nyo siya katagal minamarinate? Ginamarinate natin siya 12 hours, no? Para pag sinerve natin siya bukas sa customers natin, talagang nararamdaman mo yung nuot nung sarap kasi talagang binabad mo na siya, eh. So, ramdam na ramdam mo na yung lasa. Ayan, another tip dun sa mga gustong i-level up yung kanilang chicken in asal game, eh, yun nga daw, ibabad siya ng matagal doon, yes, sa kanyang marinate para nanunuot talaga kahit ultimo boto pag sinipsip po. Lasang-lasa yung lasa o yung timplang ginawa ninyo. So, eto, ma'am. So, after 12 hours natin siyang maibabad, maimarinate, yes, eh, eto, mga kapuso, isasalang na natin. Ano ba yung tamang proseso ng tinatawag nating chicken in asal? So, kailangan kapag niluluto na natin siya, 30 to 40 minutes lang para hindi masyado sunog, hindi din naman kilaw. Pero okay, nararamdaman natin yung loob pag tinikman natin, malambot pa rin, tender pa rin, and at the same time, juicy pa rin siya. 30... So, hindi natin siya napapabayaan. Alright, so yun yung parang pinaka-sweet spot daw dito, yes, sa ating pag-grill ng chicken in asal is around 30 to 45 minutes. So, of course, depende pa rin yan doon sa lakas ng apoy, yes, sa laki ng manok, pero dito saktong-sakto lang yung laki ng ating chicken. Ano? So, more or less, sa tansya ko dito, mga kapuso, eh, mga nasa around 1.4 to 1.6 kilograms yung laki nito. And, syempre, 30 to 45 minutes, magkakaroon na tayo ng masarap. Syempre, hindi natin pwedeng hindi tikman yan. Yes. Kasi, tapos yung size na sinasabi natin sa kanila, sa mga kapuso natin, magkano naman natin siya binibenta? 549 pesos po sa ganyang size. So, whole chicken na siya, di ba? So, nakapresenta na siyang ganyan. Whole chicken? Yes, pwede namin siyang chop kung gusto nyo. Pero alright, kung gusto nyo makita na ganyan, nakabuka, go! Parang mas maganda yung gantong buo. Kasi kunyari, may maganda kayong or may special kayong occasion sa bahay. Yes. Napaka-festive ng itsura, lalong-lalo, yes, na pag ganito. Kasi yun nga, alam ko, marami sa inyo, eh.
excited na dun sa chicken inasal boodle fight na malapit nang ganapin sa Bacolod. Pero, for the meantime, dito muna tayo sa Quezon City. Siyempre, tingnan natin nga kung tama yung sinasabi ni Ma'am Michelle. So, we have the sweet spot na 30 to 45 minutes. Ayan, mga kapuso, juicing-juicy. Ma'am, anong the best partner nito? Ayan, sinamak. Sinamak is yung suka na ginagamit nyo dito. So, eto, nakakuha na rin, nakapackage na rin. Ano? Tapos, meron din tayo dito yung nakalatag na. Labuyo mansi. Ayun, toyo mansi. Tapos, ano itong nasa gitna, ma'am? Labuyo mansi. Labuyo mansi. Chicken oil. At saka chicken oil, of course. So, eto na mga kapuso. Best job ever! Ayun, oh. Juicy, juicy. Lahat mong sinabi mong lasa, tamis, asim na na. Actually, mataas yung asim ng konti. Pero yun yung talagang masarap na masarap. Tapos yung bahid ng lemongrass. Solid na food adventure ito, mga kapuso. Tuloy-tuloy lang yan. Dito, sa inyong pambansang morning show kung saan. Laging una ka, unang hirit.